Sila po ang duong Harmony and Horizon. Yes. Hanggang kailan mo pa ba nililihim? Ang idinulot mo sa mundong madilim. Gandang araw. Ito po si Marian Roque at dito po tayo ngayon ulit sa Jeepney Talk. Pero wala tayo sa jeepney. At tayo ngayon ay nandito pa rin sa UP Film Center o Cine Adarna. Kasi po itutuloy natin ang ating usapan at kantahan kasama yung aming panauhin na hindi ko masabi yung kanilang pangalan. Kasi ang hirap para sa isang taga-Pampanga ang salitang Harmony at Horizon, di ba? So, introducing again our guest, Rose and Harry, ang ating Harmony and Horizon. Yay! At kasama ko pala ang tatlong itlog. Sarap tingin ang mga ibang umaawit. Nagsisitaas ang mga puno kay sarap bakitin. Mga halamang namumulaklak. Pag tinigtay tayong sobrang nagagala. Mga burol at kabundukan nating tanawin. Kasabay na ating mga awitin. O kalikasan at kay ganda, kasama namin sa pagtanda. Isang kaso nagbibigay saya sa ang makulay na buhay. O mahal naming inang kalikasan. Huwag natin sasayangin ang magagandang makapaligid sa atin. Kalikasan at kay ganda, kasama namin sa pagtanda. Isa ka sa nagbibigay saya sa may makulay na buhay. O mahal namin inang kalikasan. At bukod sa isa ka sa nagbibigay saya sa aming makulay na buhay. O mahal naming inang kalikasan. Kalikasan at kay ganda, kasama namin sa pagtanda. Isa ka sa nagbibigay saya sa aming makulay na buhay. O mahal naming inang kalikasan. O mahal naming inang kalikasan. O
galing. Ito, let's sit down. Baka pagod na kayo. Hindi naman po. So, ang title nito ay Kalikasan. Yes. At ito ay tungkol sa kalikasan. Yes. At ito ay sinulat nyo dahil sa kalikasan. Pero sinulat to during the pandemic din. Yes po. At yes. Bakit nyo naisip ito? Dahil ba nasa tanay ka ba noon? Yes po. During siya ng pandemic, parang nagkaroon ako ng pagkakataon na libutin ulit yung lugar namin. Siyempre, tinitingnan ko yung kinalakihan ko, saan kami nagtatambay ng mga kaibigan ko dati. Tapos mas na-appreciate ko yung lugar namin na may ganito pala talaga. Na kailangan nating ingatan, pangalagaan, yung mga binigay sa atin na pinahiram lang naman sa atin. Yes. Yan. Ganda ng message na yun. Koko iyok din, di ba? Naiyak ka ba habang sinusulat mo? Sino nagbigay ng tono? Ako din po. Ikaw din? Ako po yung naglapat ng melody, ng guitar na accompaniment, and then si Harry po yung naglagay ng sa hegalong. So, Nag-isip kasi kami paano namin ilalagay doon sa kanta namin tong klase ng instrumento doon sa songs namin. Yung instrumentong yan ay ang hegalong. Hegalong. Yan ay ethnic instrument. Local sa instrument atin. Po siya sa atin. Saan siya galing? Na anong parte ng Pilipinas yan? Sa South Cotabato. Ooh, pero ang ganda niya. Saan ba nakakabili ng ganyan? May mga certain na people din po dito sa Manila na gumagawa. So, gawang kamay po siya. Kay Jandy Percussion. Jandy Percussions namin siya. Doon namin siya nabili. Kasama na ba yung buhok o kayo ang buhok mo yan? Buhok po siya ng kabayo. Kabayo. Ah, kabayo. Pero wala siya effect sa sound. Wala po. Parang po siya. Talagang ganito po yung traditional na hegalong, meron po talagang ganito. Pero gusto ko kasi ang saya talagang Mother Nature. Kasi meron tayong mga songs about Mother Nature na malungkot. Mm-mm. Pero ito ay upbeat, nakaka-inspire na naman. Yes po. 7 years na kayong magkasama na as Harmony and Horizon, di ba? Yes po. Ano-ano yung mga challenges nyo during this, yung 7 years nyo na magkasama? For me, marami. Pero hindi naman namin yun parang sobrang pinofocusan kasi alam naming parte yun ng process. So, syempre, examples na lang ay pagkunwari, naghanap kami ng venue. Syempre, as a musician, hindi naman siya automatic na meron kang tutugtugan. So, syempre, we need to find venues na talagang makaka-appreciate ng music namin. Lalo na yung type of music namin, hindi siya ganun ka laganap dito sa ating dito sa Manila. So mostly yun nga, parang mostly mga pop music yung mga tumutugtog na type of genre sa mga venues. So pero ayun, nagpapasalamat kami, may mga venues naman na nakaka-appreciate ng ganito naming music, at actually pa nga sila, parang very supportive pagdating sa ganito na sasabihin nila kahit na mag-play pa kayo ng original songs niyo, okay lang. So may mga ganong venues naman na very thankful kami. And at the same time, siguro, syempre, hindi naman lahat ng tao makaka-appreciate din ng ganitong music. Pero okay lang yun kasi alam naman namin may sarili tayong preference pagdating sa music. So, pero ayun, syempre, hindi naman namin siya pinofocusan. Pero isa na yun sa mga challenges. Syempre, hindi lahat ng tao magiging happy sa ginagawa namin. So, ganun. Pero yung song naman nyo talaga ay catered sa mga taong nakaka-appreciate ng world music or folk music, di ba? At the same time, para ma-expose din ang mga Pilipino sa gantong klase ng music. At dahil napaka-catchy nga ng tunes, ng lyrics, I'm sure dadami pa ang mga tumatangkilik sa world music. So, siguro iwanan mo natin ang kalikasan at sumilip naman tayo ngayon sa loob ng Cine Adarna. Kasi tingin ko andun si Kuya Driver. Kinanood ko muna siya ng jeepney, ng sine habang tayo ay nag-music dito. Mamaya ay babalik tayo sa jeep. Pero ngayon po, sa loob muna tayo ng Cine Adarna.
Pagpasok na po tayo ng Cine Adarna, ang bilis namin nakaabot dahil nag-jeep kami. And now performing on stage, muli ang Harmony and Horizon at ang kanilang awiting, Inamo, Your Mother. La la la, la la la, la la la, la la la. Sabi ng iba, kamukha ko daw si nanay. Ako'y napangiti nung una ko tong narinig. Ang ganda-ganda niya, magaling kumanta. Kaya noon pa may iniidolo ko siya. Ha! Mahal ko, sinusundan kahit san pa. Maski nung iniwan niya ang aking ama. Ha! Sabi ni nanay, mahal daw niya ako. At nung narinig ko to, pumalakpak ang tenga ko. Kaya nang minurat, sinampal niya ako. Binaliwala ko lang dahil mahal niya raw ako. Oh, 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 oh. Pero bakit tuwing ipapakita kong may nagawa akong mali, itinatakwil niya ako? At sa mga talang inaabot sa kanya, itinatapon lang na parang basura. Bakit ganito? Ang sakit-sakit nang makitang tinutulak ako, papalayo ko. Kahit nandito lang ako para sa kanya, inay mas maganda bang lubayan na kita? Inimpake ko na ang gitara at damit ko. Pinigilan niya ako, luhaan ang mata. Pagpasensyahan mo na ang iyong ina. Ha! Pero bakit tuwing ipapakita kong may nagawa akong mali, itinatakwil mo ako? At sa mga talang inaabot sa iyo, itinatapon lang na paratong perwisyo. Bakit ganito? Ang sakit-sakit nang makitang tinutulak ako, papalayo ko. Kahit nandito lang ako para sa kanya, inay mas maganda bang lubayan na kita?
mahal ko, mahal pa rin kita. Kahit umalis na ako, ipagdarasal kita. Hindi naman talaga madaling iwan ka, pero ikaw din ang nagsabi, mas mahalin ko ako kesa ang iba. Ang gandang performance! Thank you at po. At nakabagbag damdamin ang inyong kantang ina mo. Your mother po yun, ha? Your mama. Yes. Pwedeng i-describe nyo briefly. So, it's about mother-daughter relationship, yes, na po. Hindi positive. Opo. So, bale, ako naman po yung nagsulat ng kantang to. At na-inspire ako na magsulat dahil para ma-inform yung mga tao. And it's not just between couples. It could happen kahit sa parents and yung mga anak. Which is, of course, hindi naman yun yung ideal na scenario. Syempre, mas marami pa rin naman, for sure, hopefully, yung mas okay yung relationships, yung mga nakikita natin sa mga kasama natin. Pero actually, yun nga po, minsan, it's invisible, hindi natin agad nakikita, di ba po? So, minsan, malalaman mo na lang through hints na meron palang ganitong nangyayari. Kasi hindi naman lahat open din na mag-speak up. So, which is okay. Kumbaga, we need to give them the strength and to let them know na you're not alone. And there are people out there na may nararanasan din na ganun. And ayun, most like parang yung other songs din po namin, we're talking about this because we want people to know and to be informed of this and to be aware na merong ganito. So maganda yung way of informing people, yung paggising ng kanilang awareness sa mga mm-hmm. pangyayaring kato kasi nga, through songs. Yes. Kasi madaling makarelate lalo ng mga bata ngayon mm-hmm. sa mga awitin, di ba? Yes po. At yun sa mga magulang nga ay medyo malalim ang sugat na nadadala ng mga ganitong relasyon yes. sa magulang at mga anak, mm-hmm. di ba? Kasi hanggang paglaki, normally dala pa yan. Yes. Okay, now to something happy naman. Happy ba kayo sa ating venue? Opo! Happy! Happy si Harry, ha? Kasi marami na kayong performance, di ba? Sa Opo. Mga festivals, sa mga cafes, mm-hmm. bars. Anong pinaka-memorable nyo na performance, venue. So, for us naman po parang lahat naman kasi we make it parang every performance gusto namin memorable. Lahat ng performance namin gusto namin may nauuwi kaming magandang memory. And that's because not just because we can play our own music, it's because of the people we meet sa audience namin. Pero siguro isa na rin to sa mga memorable na venues na playan namin because we're playing at Adarna. Cine Adarna. So, ayun po. At yun ang iniintay ko sa God, syempre, di ba? Sino-showcase na rin natin dahil nabisa ng mga tao itong Cine Adarna. At least nag-enjoy kayo at yes, memorable po. Sa inyo ito. Very. Sa akin din, di ba? So, pwede na tayong bumalik sa jeep siguro? Opo. Balik na tayo. Okay, Rose and Harry. Harmony and Horizon. Magkasama kayo doon. Sa biyahe ng buhay niyo at kabilang ng pagiging artist, anong masabi niyo na three most important life lessons na natuturan niyo na so far? At sa akin, you need to focus, patient, and be happy just craft na yung tinulungan. So, focus, patience, at saka dapat happy ka. So, I think agree din naman ako sa kanya. Pero kung may idadagdag lang po, you need to love others pagdating sa craft mo. Kumbaga, even if they don't appreciate you, you need to accept. Kasi actually, feedback, whether it's good or bad, it's very helpful.
and it makes you grow as an artist. So since we're talking about us, our growth as a duo, and then siguro love yourself then. So don't forget to love yourself. So pakinggan po natin ang kantang Nasaan Ka by Harmony and Horizon. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Salamat sa inyong kanta na Nasaan Ka. So muli, saan kayo pwedeng mapakinggan? Pwede niyo po kaming mahanap sa Spotify, sa YouTube, sa Instagram, Facebook, and other music platforms. And you can also find us at Agima Tatugat every Saturdays and at Capitolio and Sagada Cafe. Just look at our Facebook for updates. Maraming salamat, Rose and Harry, sa kwento at jamming session natin na talagang napakasaya. At sa ating mga ka-jeepney talk, sana po ay marami kayong natutunan sa amin at nabusog kayo sa mga inspiring stories kasama ang Harmony and Horizon. Muli, ako po si Marian Roque. Magkita kita ulit sa susunod na episode dito sa Jeepney Talk!
Para sa ating episode ngayon, bakit nga ba Plugpool? Hindi ko nga alam na Plugpool. Mainitan man sa EDSA, ilan man sa Ayala, na-disperse man sa aming jola, you're my only one, my aktivista. La la la, la la la, la la la, la la la. Sabi ng iba, kamukha ko daw si nanay. Ako'y napangiti nung una ko tong narinig. Ang ganda-ganda niya, magaling kumanta. Kaya noon pa may iniidolo ko siya. Ha! Mahal ko sinusundan kahit san pa. Maski nung iniwan niya ang aking ama. Ha!